At sa atin pa rin pong ikonsulta mo, pag-uusapan po natin ang mga paraan ng pamimili ng artwork na pwedeng kolektahin, lalo na para sa mga art enthusiasts. Kasama po natin ngayon ang ating suking-suki na si Binibining Riza Muyot. Napaka-sexy at napaka-fashionista. Isa po siya, hindi lang siya financial advisor, isa rin siyang art collector. Diba? Good morning! Welcome back! Ganda-ganda! Ang ganda ng bracelet niya, hindi ako makakalimutan. Yes. Yes. Color coordinated lahat, yellow and blue. Oh, sige po, pag-usapan po natin paano po ba talaga mamili. Kasi may mga art enthusiast talaga na ang gagaling nila eh. Pumili ng mga paintings, mga artworks, diba? So, ano pong tips ang mabibigay mo sa amin? Ang importante sa pagpili natin ng artworks, yung talagang gusto natin. Mm-hmm. Yung pag nakita natin talagang wow! May kurot sa dibdib. Wow. You cannot live without it. Parang gano'n. It speaks to you. Yes, that's very right. Yung talagang the artwork is talking to you. Oo. Miss Risa, we all know naman na pag bumibili ka ng artwork, it's really a lot of money, di ba? Quite expensive. Meron po ba tayong mga artwork, mga sculpt works na parang medyo on a budget naman para sa mga hindi kayang maka-afford na mga mamahaling talagang artworks? Actually, marami talaga tayong artworks na iba't iba ang gawa, iba't iba yung presyo. Mm. Kung mga nagsisimula pa lamang tayong collector, marami namang mga mura. So, marami tayong mga artist na magagaling. Pero hindi pa sila nagpe-presyo ng mahal. Yes. Especially yung mga bata. At maganda yun. So, supportahan natin yung mga batang artist natin, yung mga painters. Mm. So, yun ang maganda nating bilhin. Kasi nagsimula akong mag-collect na ang binibili namin yung mga nananalo sa mga Metrobank, Petron, Arts Association of the Philippines, and hindi sila ganun kamahal. Tapos eventually sisikat sila, then tataas na yung value ng mga artworks. Minsan nga po, di ba yung mga materials na ginagamit nila, yung mga recyclables. And you'll be surprised how beautiful yung outcome. Oo, kasi actually, lahat naman ng ginagawa ng mga tao, even how we live, is art. Yes. Actually, art is a way of life. Yes. So, hindi naman kailangan na lahat ng art ay mahal. In fact, kahit yung mga basket natin sa palengke, o yung mga weave, yung mga sa mga katutubo natin, yung sa mountain province, makikita natin, ang daming art na makikita natin. And even, yun nga, mga basket, bumili tayo, lagyan natin ng mga hinabi, mga telang Pilipino. It's a form of art na. Tulad natin, Rina, ma-art tayo. Oh, marami tayo. It's art na rin yun, eh. Ma'am, what about for the would-be collectors? Yung mga gustong bumili ng something hoping that it's going to be expensive. Yeah, it's going to appreciate like Hidalgo, Amorsolo, ganun, no? Malang. Anong mga characteristics that you would look for in a, let's say, in an artwork na maari itong maging mahal in the future? Yung mga artwork natin talaga, marami tayong magagaling talaga na artist, pero marami rin hindi sumisikat. Yes. Actually, it's also a game of marketing. How yes, paano yung PR ng artist, no? Yes, kasi hindi ka naman kailangan na basta artist lang. Like for example, si Ben Cab, hindi lang siya isang magaling na pintor, pero marami siyang ginagawa na connected dun sa art. Like, yung Tamaawan Village before, mga Ifugawhat, inaampun niya. Then, he also collects yung mga indigenous art, yung mga ganyan. So, para ma-promote as an artist, hindi ka dapat nako-confine doon lang sa art mo at nagpe-paint ka lang. Dapat nagta-travel ka rin. Like, si Manny Baldimore, nagpupunta siya sa Europe just to paint. Mm-hmm. And dapat nagbabasa ka rin ng mga books, tinitingnan mo rin yung mga artworks ng mga master, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Para malaman mo din yung history nung mga gusto mong bilhin. Kumbaga, you have to do research in everything that you wanted to purchase. Sa inyo po personally, ano po ang nagustuhan ng inyong mga paningin at puso na i-collecta? Yung sa akin, well, hindi naman talaga yung lahat sikat na artist. But of course, I have Ben Cabs, I have Arturo Dos. So more on paintings. Painting at saka, pero ang pinaka-paborito ko talaga, yung mga indigenous art. Okay. Yung sa mga katutubo, yung mga jewelries nila, yung mga basket nila, yung mga weave. I go around going to the weavers, like sa Bangar. Wow. Then you have weavers in Abra, weavers in Tibuli. So,
yun talaga yung sa akin, yung mga katutubong Pilipino art. Katulad po ba yan ang mga suot nyo ngayon? O iba po yan? Ibang klase naman hindi. Yun? Ito naman kasi yung gawa naman ng ating mga... Kasi yung art, hindi nga lang artwork eh. Mm-hmm. Meron din tayo mga art na magaling gumawa ng mga jewelries. Katulad ni Rina. O diba? Tapos marami rin mga... Ito naman yung mga artist natin na taga Bulacan. Ang marami kasi doon yung gumagawa ng jewelries. At saka nakakatuwa din isipin na dahil dun sa hobby mo, nakakatulong ka din sa country mo eh. Kasi you're able to promote, diba po, Filipino yung sariling art. Atin. Diba? That's very good. At magagaling talaga ang mga Pilipino. Oh, yes, sa lahat. Lalo na sa pagkanta, yes. No? Pagka Pilipino ka, almost, diba? Parang 90% maganda ang boses mo. Yes. Ina-expect na kagad eh, na marunong kumanta eh. Singing is also an art. How you sing is also an art, diba? Minsan kasi talagang pag love mo, diba? It's there, innate sa'yo. Pero kung hindi talaga, iba na lang. Saka marami doon, parang I see na parang nakagraduate sila ng nursing, pero ang pinupurso nila, painting, yung mga ganon. Painter sila, mga artist talaga sila eh. Yun kasi yung pinupurso nila. Kasi yun yung hobby nila. At saka kasi nila. Yung art kasi, is for the soul. Hindi siya yung... It's yung creativity kasi natin. Ito talaga yung parang ating food for the soul. Kaya ako, kahit na iba talaga yung trabaho ko, mahilig ako sa art. Because yun yung parang nagbibigay ng parang kulay dun sa buhay mo. Okay lang po ba itanong, yung first art collection niyo po, magkano po yung na-spend niyo po for that, for that art collection? Yung unang-una kong painting ay binili ko sa, hindi sa isang art gallery. Yes, yes. Sa mga Changi-Changi sa Makati Cinema Square, and I only paid 800 pesos. Wow, so okay pa rin. And it's a Chinese artwork na isang emperor and empress. Mm-hmm. And until now, yun ang isa sa pinaka-paborito kong artwork. So, hindi kailangan na mahal. So, yes. Kailangan talagang resourceful ka sa paghahanap. You have the eye. The eye, yeah. Yeah, that's very important. Meron na pong tatanong, kasi gusto ko lang ding malaman, meron na po ba kayong piece ngayon ng art na talagang naging magandang investment, like yung binili nyo ng mura, nag-appreciate na siya, and now it's like, it will cost a lot of money to sell. Maraming ganyan, kasi halos lahat ng binili kong artwork, nag-appreciate siya ng triple. Wow. Oo, ngayon, pero merong isa. Merong isang pinaka mahal dyan. Kasi hindi siya sa dahil sa mahal, kundi binili ko siya ng only 3,000 pesos. It's an artist from the yung Ermita Group. Yes. Si Cesar Biniventura. It's yung Cathedral series. Hindi alam nung mga iba na kunyari nag-unload sila or nag-renovate ng bahay, yung mga dinadala nila sa mga Changi-Changi or sa mga Segunda Mano shop. So nabili ko rin siya sa Makati Cinema Square for 3,000 pesos. Wow. And after a few months, I went to the National Museum to have it authenticated. And they valued it at 60,000 pesos. Wow. And that was like from 3,000 to 60,000. That was like more than maybe 10 years ago. Yeah. Wow. And so yung appreciation niya, hindi naman siguro siya kasing mahal lang mga Bencab or yung mga national artists, but the value, yung times 1,000%. Yes. At saka po, di ba usually talaga pinag-uusapan namin dito kanina na nag-a-appreciate talaga yung isang artwork pag medyo nawawala na po yung artist eh. Usually, pati yung muna o pag namamatay. Pag namamatay, yun. Kasi usually talagang pinakamahal yung unang-unang ginawa at yung last piece. Di ba? Pero ang mga artist naman kasi, ay talagang depende rin dun sa marketing nila sa sarili nila. Oo, hindi talaga yan yung purely art eh. Yes. Art is also a business. And art is a good investment. In fact, ang artwork, may mga titulo yan eh. May imaging may titulo din yan. May mga authenticity certificate na kailangan i-present mo. Dahil pagka fake, walang value yan. Wait, ma'am, how would you know, like, yung eye, no? To have an eye for it, is this natural, inborn, or can you actually be trained? To, kasi, di ba, it's actually very, sometimes, it's easily. Instant, eh. Like, ako, with my dogs, bata pa lang, alam ko na, I don't know why, pero alam ko na ito aabot ng mataas, or hindi lang champion ito, but best in show winner, ganun. Sa art, ganun din ba? Like, if you see it, you know na parang there's something about this that's gonna make it better than everything
else? Yes, it's a combination of intuition. Mm-hmm. At saka yung research. Yeah. Mm-hmm. So, it's actually parang business and talagang art itself. Mm-hmm. So, tama ka doon. Pero ang pinakamaganda talaga yung intuition. Okay. Which is inborn. Inborn, yes. Which yes. is talagang, it's a talent oh. also. Uh-oh. Pero mahahasa ka kasi kahit mayroong mga inborn talent, tapos hindi talaga sila nahahasa. Uh-oh. If you go to museums, mm-hmm. if you go to art yeah. exhibit, and then mapapractice yung eye mo. So, kung may innate talent ka na, maganda, mag-aral ka pa rin. Mm-hmm. Okay. How about, ma'am, yung love and just like for this art? Is it something na pwede yung matutunan or inborn? If you don't like art, then you will never like art. Meron tayong mga ganyan din na pag hindi natin talaga gusto, kahit naman sa anong bagay, yes. hindi lang sa uh-huh. art, hindi natin gusto. Yes. Pero napakabihirang tao ang hindi magkakagusto sa art. Mm-hmm. So it's something na pwedeng ma-develop. Oo naman. Pwede nating ma-develop by exposure. Lahat naman yes. ng bagay din, lahat ng pwedeng pag-aralan, madi-develop din through research, through studies, through exposure. And if you know something about it, the more you will the like more, it. The more you will be trained to yes. to select the best art. Alright. Ma'am Risa, last words niyo po or message niyo po sa mga art collectors dyan, mga tips natin. Sa ating mga Pilipino, hindi naman kailangan lahat tayo maging mayaman para magmahal sa ating sining at mm-hmm. sa art. Ang kailangan lamang ay talagang tingnan natin yung lahat ng bagay as a work of art because art itself is a way of life. Yes. At kahit saan tayo pumunta, meron tayong art. Yes. Ayan. Of course, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Riza Muyot, isa po siyang art collector.